Magandang magandang araw sa ating lahat. Nandito naman tayo sa George Sir Vlogs at sana po nasa mabuti tayong kalagayang lahat sa oras na ito at sa mga susunod pang mga araw. Ang ating tatalakay ngayon, Turbato de la Rosa, takot makulong kasi takot siyang hindi makita ang kanyang apo. Bakit kaya? Siyempre, kung may kasalanan siya, dapat pagbabayaran niya, di ba? Inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa nitong Miyerkules na takot siyang makulong dahil sa kanyang mga apo, dahil baka hindi niya makita ang mga ito. Nakakatawa naman. Yun lang dahil lang kaya bakit takot siyang makulong. Ginawa ni La Rosa ang pahayag sa kabila ng paninindigan na wala siyang nagawang krimen at walang dahilan para imbestigahan ng ICC or ang International Criminal Court kaugnay sa War on Drugs noong panahon ni ex-President Digong. Alam naman natin na siya po ang naging Philippine National Police Chief during the term of President Duterte. Kaya siguro takot siyang makulong, baka madamay siya. Siyempre, siya po ang nagpapatupad sa mga batas tungkol po sa pagpuksa sa ipinagbabawal ng gamot at that time. Sinabi ni Bato na mahal niya ang kanyang mga apo at hindi naman sila makakadalaw sa The Hague. Bakit kaya kung sakali bang matulan siya, doon kaya sa The Hague siya makukulong? Hindi kaya dito sa Pilipinas? Yan po ang tuklasin natin. Pag nangyari na po, nangyari na na makukulong si Senator Bato de la Rosa. Pero sa ngayon, hanggang isip-isip muna tayo, hula-hula muna kung saan siya makukulong, kung sakali. Pero nakunbod, sana hindi naman po siya makukulong dahil hindi na niya makikita ang kanyang mga apo. Ang sabi ni De La Rosa, takot ako na makulong dahil kawawa ang mga apo ko. Hindi ko na makikita. Yun lang ang sa akin. Sabi ni Senator Bato, buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas. Ikukulong ka doon sa Hague. Kawawa naman yung mga apo ko. I love my apo so much. Yan ang pahayag ni Senator Bato, mga kababayan. Eh, bakit siya natatakot kung wala siyang mga kasalanan during the term of President Duterte? Dapat pabayaan lang niya kung anong mangyari. Kung talagang wala siyang kasalanan, huwag siyang matakot. Diba? Di ba? Ipagtanggol niya ang kanyang sarili at sa mga ginawa niya noong panahon ni ex-President Duterte. Nauna rito, sinabi ng dating Senador Antonio Trillanes IV, dumating sa bansa ang mga investigator ng ICC noong Disyembre at nakapagsagawa ng mga panayam sa mga kinaukulang individual kaugnay sa mga namatay sa War on Drugs. Tinawag naman ni De La Rosa Trillanes na isang destabilizer dahil ginugulo lamang ito ang sitwasyon. Huwag kang matakot, Senador Bato, kung nag-destabilize lang si Trillanes. Dapat pabayaan mo lang siya kung ano ang kanyang or ang kanyang gustong gawin sa buhay niya, di ba? Huwag kang matakot, nandyan lang yung mga apo mo. Matatandaan na nanindigan ang gobyerno na hindi papayagan ang ICC na magsagawa ng investigasyon dahil gumagana naman ang justice system dito sa Pilipinas. Cool ka lang, Mr. Senador, cool ka lang. Kasi kung may kasalanan ka, dapat mong pagbayaran. Pero pag wala naman, huwag kang matakot. Federal nut ng batas na karapat dapat sa mga nangyari ng noong panahon ni ex-President Digong. Ang isa pang balita, mga kababayan, Vice President Sara wala pang tinatanggap or natatanggap na dokumento sa ICC probe. Wala pa umanong natatanggap na umanong dokumento si Vice President Sara Duterte na nagsasaad na siya ay secondary respondent na sa sinasagawang investigasyon ng ICC sa War on Drugs campaign ng kanyang amang si ex-President Digong.
Sa kabila nito, iniyak din ng Vice Presidente na handa naman ang kanyang mga abogado na idipinsa sakaling matanggap na nila ang mga dokumento. Siyempre, pagka natanggap yung, pagka mayroon talaga yung mga ICC dyan sa Pilipinas, dapat ipagtanggol nyo ang inyong mga sarili para maliwanagan kung sino talaga ang may kasalanan sa mga nangyaring patayan noong panahon ni President Duterte tungkol po sa mga droga. Wala pa akong tatanggap na dokumento na secondary respondent ako sa ICC. Yan po ang pahayag ni VP Duterte na siya rin kalihim ng DepEd sa isang media interview. Paniniguro na pa niya, but in any event, handa naman na ang mga lawyers na gumawa ng hakbang kung sakali man na mayroong ganun. Hindi pa rin naman umano niya nakikita o nakakausap ang kanyang ama, ngunit kumpiyansa siyang alam nito ang gagawin dahil isa rin siyang abogado. Una nang sinabi ni Digong na handa siyang harapin ang mga akusasyon nag-uugnay sa kanya sa Davao Death Squad, ngunit sa hukuman lamang sa Pilipinas at sa harap lamang ng isang Pinoy na hukom. Sinabi pa ni Duterte na isinangkot lamang ang kanyang pangalan sa DDS nang mahalal na siya bilang Vice Presidente. So yan lang po mga kababayan, at nagpapasalamat po ako sa mga nagsusubscribe sa aking channel sa George R. Vlogs, at sana patuloy nyo pang suportahan. At siyempre huwag kalimutan pindutin ang notification bell para sa ganun ay manotify kayo kung mayroon akong bagong upload na video. Maraming salamat po.